Once again, this is the online clicks. Nagtuturo ng mga tutorial at mga tricks at mga tips sa mga technology na ginagamit natin, mga boss. So, ngayon mga boss, ang ituturo ko sa inyo paano mag-set up ng projector. Una, i-prepare natin muna yung projector at yung mga kinakailangan sa projector. So, ito yung projector and power cable, HDMI or VGA and laptop. And yung charger ng laptop. And meron ka rin saksakan o outlet ng projector and laptop para tuwing discussion hindi malubat yung laptop and yung projector ay wala siyang battery backup, so kailangan nakalagay talaga siya sa saksakan. So ngayon mga boss, ganito lang yung pag-setup. So ito yung projector, lagay natin sa saksakan, yung power cord, and then yung HDMI, kung HDMI yung gagamitin natin, dito sa likod mga boss, meron dyan lagayan ng power cord. Ito yung HDMI, at meron din lagayan dyan ng VGA. So, kung VGA yung gagamitin natin, so VGA 1, VGA 2, kung saan mo gusto ilagay. So, ngayon, at ito may mga additional, itong sa LAN, and USB, ayan, tapos yung sa audio. So, kung kailangan nyo. So, ito mga boss, mayroon din itong built-in speaker. Pag ganito yung model ng inyong projector. Yung Epson EB945. So, yan yung model. So, pag ganyan, mayroon siyang built-in na speaker. Yung ilan ay wala. So, ito mga boss. Once na nalagay na natin dyan, na-open na natin yung laptop, nalagay natin yung HDMI sa laptop, and okay na, naka-prepare na. Ngayon, ito turn on natin ito. Once na naka-turn on na yan, antayin natin mag-display doon sa screen. So, kung wala kayong white screen, so, kung sa wall, pwede na yun. Basta, plain na. So, ayan. Meron tayo dito ng screen, ayan. So, dyan natin i-display. So, i-power on natin yung projector. Antayin natin mag-display. So, ayan na nga mga boss. Nag-display na yung sa ating screen. So, pag HDMI mga boss, automatic naman siyang nalabas dun sa screen. Pag linagay mo dito sa laptop, kapag ang laptop ay Windows 10. What if hindi siya mag-display dun, mga boss? Ito naman yung gagawin. Ganito yung gagawin. I-search mo lang yung display dito sa search button para mabilis ka. Then, ito, mga boss, i-click mo lang ito, itong display, duplicate extend. So, lalabas ito mga boss, yung settings ng iyong sa display. So, kailangan mo dito ipiliin yung duplicate display. So, ayan. So, piliin mo duplicate. So, pwede rin extended or show one lang. Pero ito yung pipiliin natin. Duplicate the display. Then, okay na yun. Lalabas na yun dun sa screen, mga boss. Lumabas na siya sa screen. Ganun lang, mga boss. Basic lang yan, mga boss. Hopefully, na sundan nyo, mga boss. At kung nagustuhan nyo at natutunan nyo, baka deserve naman na i-click natin yung subscribe button and click yung bell button para updated ka sa mga susunod kong gagawing tutorial. See you on my next video guys. Thank you and have a good day.